Nagumpisa nga itong chapter 1071 sa scene kung saan eh nakita nating papunta na itong si Kuma sa Merijuwa. Kung matatandaan nyo, eh huli nga natin siyang nakita sa Momoiro Island at ginamitan niya ng Nikyu Nikyu Nomi ang sarili niya. Bali ngayon nga eh nasa Redport na ng Redline itong si Kuma. At dahil nga sa kilala itong si Kuma bilang isang nakakatakot na nilalang, eh bigla ngang nagpanik itong mga tao sa Redport. Kaya naman nagtakbuhan nga ang mga ito. Nung mabalitaan naman ito ng mga Marines, eh agad nga silang nagpadala ng mga tauhan nila at binalaan itong mga tao sa Redport na huwag lalapit kay Kuma dahil sa napakadelikado nga daw neto. So makikita nga natin sa part na to na halos sasabog na itong si Kuma dahil sa grabe na nga yung damage sa katawan niya. Anyway, sa sumunod na panel nga eh nabalik na ulit tayo sa Egghead Island. Nakita nga natin na ipinag-utos ni Rablucci na harangan ang lahat ng posibleng takasan ng Straw Hat Pirates sa Egghead Island. Nung marinig nga ito ni Stassi, eh sinabihan niya itong si Lucci na matigas ang ulo at hindi sumusunod sa mas matataas sa kanila. Ang ibig sabihin nga ni Stassi, eh gumagawa na naman ng tensyon itong si Lucci na wala pa ang mga Marines. Ang sagot nga lang ni Lucci, eh dahil daw sa hindi niya kinikilala bilang Emperor itong si Luffy. Kapal na mukha eh no? De joke lang. Sa sumunod na panel naman eh nakita nga nating handa na itong si Vegapunk kasama ang mga satellites niya na tatakas sa Egghead Island. Pero dahil nga sa ginawang trap ni Rablucci eh nag-aalala nga itong mga satellites ni Vegapunk na baka mapahamak sila. Si Lilith nga eh ini-insist na labanan na nga lang daw nila itong CP0 na siya namang tinutulan itong si Shaka. Since kapag ginawa nga daw nila yon eh ilalagay lang nila sa panganib itong pinaka-priority ng CP0 na main body ni Vegapunk. Kaya naman nagsuggest nga itong si Pythagoras na tawagin na daw nila yung kakampi nilang nagtatago sa isla na to. Nung marinig nga yun ni Edison eh bigla siyang nabahala dahil itong taong tinutukoy nga daw ni Pythagoras eh mainit din sa mata ng world government. Kaya naman once na lumabas nga daw ito, eh wala na tong pagtataguan pang lugar. So sa translation nga ng TCB at OP scans, eh day nga yung tinutukoy ni Edison. Meaning eh hindi lang ito isang tao. Kaya naman hintayin nga natin yung translation ng Viz Manga para makonfirm natin kung marami ba talaga yung tinutukoy niya o iisang tao lang. Anyway, tinawagan na nga ni Vegapunk itong sinasabi ni Pythagoras na kaalian sa nila. Nanghingi nga siya ng tulong dito at madali nga itong pumayag. So nakatago nga yung design ng Dendenmushi Snail na itong tinawagan ni Vegapunk. Kaya naman most probably nga eh nakita na natin o kilala na natin itong tinawagan niya. Since kung bagong karakter nga ito, eh hindi na to dapat pang itago ni Oda. Diba? Bali dahil nga sa handa na yung plano na itong mga satellites ni Vegapunk na may manggugulo sa CP0 para makatakas sila ng mabilis, eh inaya na nga ni Vegapunk yung Straw Hat Pirates na umalis na ng Egghead Island. Sa kabilang banda naman, eh biglang ang napansin ng mga satellites ni Vegapunk na biglang nawalan ng power ang Frontier Dome. So sa mga nakalimutan na, eh ito nga yung laser trap sa mga taong bigla na lang pumapasok sa Labo Base. Nakita nga natin na nag-trigger ito nung time na biglang umakyat pataas itong si Kaku sa chapter 1068. Bali ngayon nga eh nung mapansin ni Kaku na nawala na itong Frontier Dome, eh agad-agad nga niyang sinuggest kay Rablucci na ito na daw yung tamang oras para akyatin itong sila Vegapunk, which is ginawa nga nila. At nung oras nga na makaakyat na sila, eh nakita nga agad nila itong Thousand Sunny. Kaya naman ipinag-utos nga kaagad ni Lucci na atakihin daw ni Kaku itong barko na to. Umatake nga itong si Kaku ng Tempest Kick. Pero bago pa nga tumama itong atake na to sa Thousand Sunny, eh bigla ngang nagising itong natutulog na si Zoro. At sinalag itong atake ni Kaku. Nung makita nga ni Kaku itong si Zoro, eh halatang halata nga yung kaba sa mukha niya. Syempre sino ba namang hindi kakabahan? Eh si Zoro yung tumapos sa karir niya, diba? Anyway, naibalik na nga ni Pythagoras itong Frontier Dome. Kaso dahil nga sa nakapasok na itong sila Lucci at Kaku, eh kinakabahan nga sila na baka masira ang Thousand Sunny at wala na silang magagamit na barko paalis sa Egghead Island. Kaya naman biglang ang nagpasikat itong si Lilith. Hawak nga yung armas niya, eh ito na nga daw ang tamang oras para lumaban. Mapunta naman
sa grupo nila Luffy. Eh nakita nga nating finally na-reunite na rin sila sa mga kagrupo nila. Pero itong si Bonnie nga humiwalay. Since galit na galit pa nga rin ito kay Vegapunk at gusto niya itong hanapin. Sa kabilang banda naman bigla ngang hinanap ni Robin yung totoong Vegapunk dahil mukhang nawawala nga daw ito. So ang hindi nga nila alam hinahabol na ni Bonnie itong si Vegapunk. Tinatanong nga ni Bonnie si Vegapunk kung maibabalik pa daw ba niya sa normal yung tatay niyang si Kuma. Ang sinagot nga lang ni Vegapunk hindi. Pero may rason nga daw ang lahat ng ito. Sa sumunod na panel naman napunta na nga yung scene sa grupo ng Kid Pirates. Nakita nga natin itong si Killer na chinecheck yung mapa nila. At nung makita na nga niya yung isla na pupuntahan nila, sinabi nga niya kaagad ito kay Eustace Kid. Bali nagbigay nga ng caution itong si Killer na libutin daw muna nila itong isla na to bago dumaong. Dahil mukhang yung napuntahan nga daw nila yung isla ng mga higante. Nung marinig nga ito ni Kid bigla siyang na-excite at binigkas yung Elbaf. Yes guys, palapag na nga itong sila Eustace Kid sa probably nasusunod na arc ng Final Saga. At ito nga yung Elbaf arc. Anyway, sa sumunod na panel naman nalipat nga kaagad yung scene sa G14 Marine Headquarters. Ipinakita nga na nagtatalo itong sila Vice Admiral Garp at Vice Admiral Dal. Nagtatalo nga sila dahil ayaw magpahiram ng tauhan ni Dal kay Garp. Dahil ang gusto nga ni Dal papuntahin ang lahat ng tauhan niya sa Egghead Island. Since may emperor nga daw doon. Ang gusto naman nitong si Garp pahiramin siya ng mga tauhan ni Dal. Nang sa ganon mailigtas daw niya si Kobe sa Winner Island. At dahil nga sa hindi mapakiusapan itong si Dal, nagpa siya na nga itong si Garp na umalis. Pero bago nga siya umalis, tinawag niya itong si Helmipo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1071. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin itong si Kuma. Nakita nga natin na similar yung appearance na ginawa niya sa Redport sa naging appearance ng ancient robot sa Merijuwa 200 years ago. Though hindi ko nga ma-point out kung ano itong similarities nila, I'm sure na related ito sa sinasabi ni Pythagoras na kaalyansa nila na tinawagan ni Vegapunk at yung i-explain ng totoong Vegapunk kay Bonnie kung bakit hindi niya na mababalik sa normal yung tatay niya. Sa tingin ko nga konektado itong tatlong scene na to. Sa part naman ng pagpunta ng grupo ni Eustace Kid sa Elbaf, tinalakay na nga natin ito sa spoiler video natin. Kaya kung hindi nyo pa napapanood itong spoiler video natin, I suggest na panoorin nyo na to. Dahil sa spoiler videos nga tayo, mas nagbibigay ng theory kesa sa explanation. Pero kung gusto nyo nga talaga ng theory, bibigyan ko kayo ng isang idea. Sa huling dalawang page nga ng chapter na to, ipinakita itong sila Vice Admiral Dal at Eustace Kid. Alam naman natin na yung mga atake ni Eustace Kid nakadesign sa punk culture. Since yung mga atake nga niya puro may word na punk. Gaya ng punk Gibson, punk Rotten, punk Vice, at iba pa. Ngayon kung napansin nyo, parang may pagka-punk culture nga rin yung design netong si Dal. Mula nga sa tusok-tusok na necklace at malalaking hikaw hanggang sa itim na lipstick. Kaya naman what if yung sinasabi sa SBS Volume 87 na kaibigan ni Eustace Kid nung bata siya at namatay, kaya niya pinangalan ng Victoria Punk yung barko niya si Dal pala. Dahil kung mapapansin nyo guys ha, bukod nga sa may pagka-punk design yung karakter ni Dal, kamukha nga rin niya yung drawing ni Oda na kaibigan ni Kid sa SBS Volume 87 na nagngangalang Victoria, diba? Anyway, sa part naman ng huling panel ng chapter na to, which is yung naging pagtatalo nila Garp at Dal, sa tingin ko nga na may ibang agenda itong si Garp sa pagkuha ng mga tauhan sa G14. Dahil sa totoo lang, hindi naman kailangan pa ng mga tauhan ni Garp para lumaban, diba? Sa tingin ko nga, kumukuha siya ng mga tauhan sa G14, nang sa ganon, konti lang ang pumunta sa Egghead Island. Bakit? Siyempre dahil sa yung apo niyang si Luffy nandun, diba? Meaning makakatulong siya kay Luffy.
Plus yung idea nga na malapit itong si Garp kay Vegapunk eh nagme-make sense rin. Dahil kung close nga ni Dragon itong si Vegapunk at talagang mabait siya, eh malamang na related din itong si Garp kay Vegapunk. Malay pa natin, miyembro din ng Sword itong dalawa na to, diba? Anyway, yung patungkol naman sa magiging paglalaban nila Garp at Blackbeard, eh gagawa na nga lang natin ito ng separate video. So dito na nga nagtatapos itong maikling chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1071. Bali, i-address ko lang na tapos na nga yung nangyaring Bilibili Creator Awards. At yung resulta nga eh number 1 tayo. Kaya naman nagpapasalamat nga ako sa lahat ng bumoto. Kung gusto nyo nga ng face reveal gaya ng ipinangako ko, i-check nyo na lang yung stories ng Facebook page natin na ilalagay ko yung link sa comment section sa ibaba. So yun lang,